Kamusta barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Kada Craft Season 6 at ito po ay Episode 13. At syempre, nandito pa rin po tayo sa ating base na bahay natin at the same time, shop natin at the same time, industrial district natin. At kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, wala pa rin pong pinagbago. Wala pa rin akong nabebentang basalt. Ano ba naman yan? Alam mo yung nagkaroon na ng inflation. Tapos hindi ko na nga in-adjust yung prices niya. Wala pa rin bumibili par. 6 diamonds, 1 shulker box, napakamura na yan par. Alam niyo yun? Wala pa rin bumibili. So, dito naman, may bumibili naman sa ating crying obsidian. Dalawang stack nga lang. At the same time, merong naghahanap ng obsidian. Hindi pala ako nakapag-restock. So, feeling ko magre-restock ako ng obsidian mamaya. Pero, syempre, gas tier, wala pa rin bumibili. Wala nang bago dyan. Actually, hindi ko na nga nagagamit yung gas farm ko. Kasi nga, meron na akong all-purpose mob farm. Which is, at least, nakakapag-AFK ako ng gunpowder tsaka ng bones at the same time. So, sayang yung gawa ko sa gas farm ko. Benta ko na lang kaya yung gas farm ko na yung sa mga Kadacraft members. Sino ba pwede kong pagbentahan? Si Sir Sid? Kailangan niya ba ng gas farm? At syempre, nakapag-restock na po ako ng bone blocks mga kabarkada. Kasi nga po, meron na tayong mob farm nung previous episode. At syempre, nagbebenta rin po ako ng lichen. Yan. Kasi itong lichen na to, maganda siyang pangtanggal ng mga mob spawn. Kung mapansin nyo, meron po ako mga lichen dito mga kabarkada. At wala pong mobs na nag-i-spawn sa ating mga kalsada. Kasi po, itong lichen na to ay umiilaw at nakakapag-prevent ng mobs na mag-spawn. At actually, kung makapansin nyo po dito sa may bubong ko mga kabarkada, hindi na po ako naglagay ng mga pressure plates. Naglagay na lang po ako ng lichen kasi mas maganda siya tingnan. At the same time, sakto pa siya sa tema natin. So, goods na goods. At the same time, nakakapagpatanggal siya ng mga mobs po. No? Diba? Very nice. At isa po sa balak ko ngayong episode mga kabarkada ay syempre balikan itong ating sugarcane farm na sobrang efficient. Kasi napansin ko mga kabarkada, for the first time in forever, eh napuno na po ang barrel na ito at panigurado, punong-puno na to sa may ilalim kasi hindi ko na nagagamit to eh. So, ay hindi siya napuno? Ay, ito, napuno na siya dito banda. Oh, mabagal pa rin, pero at least napuno. Pero dahil hindi ko na nga po nagagamit ito mga kabarkada, i-convert ko na po yung farm na ito into bone meal farm. Kasi yun ang kailangan ko talaga. Maraming buto kasi maraming bumibili ng buto sa akin. So yun din po ang gagawin ko dito sa aking bamboo farm. Gagawin ko na po ito talaga tapos i-hook ko po siya sa bone meal machine para marami tayong buto. So, yun yung gagawin ko sa mga future na farms ko. At actually, isa din po sa mga babaguin ko ay itong rocket farm ko. Ano pa tawag dito? Rocket crafting machine? Kasi technically, kailangan ko pa pumbumaba dito para lang ma-access yung mga rockets. So, ayusin ko to dapat mapupunta siya sa may itaas. So nandito po tayo sa aking creative test world mga kabarkada na kung saan dito ko po ginagawa karamihan ng mga redstone contraptions ko bago ko sila ilagay sa Kadacraft para makasave ng oras. Kumbaga dito kasi nakakalipad ako, meron ako unlimited source ng mga items na nakakapag-test ako ng mga redstone contraptions. So sobrang daming oras ang natitipid ko kapag ginagawa ko muna yung redstone dito. So ito po nakikita nyo sa inyong harapan ay yung auto-crafting po na redstone contraption. So akin pong design nito, siguro meron ibang design dyan sa YouTube na mas maganda. Pero syempre, alam nyo naman po na ako, gusto ko po yung mga sarili kong design. So, ito po ang aking sariling design. Although, meron tong minor flaw na meron nga siyang sobra palagi na rockets. Pero, yun po yung gagawin ko ngayong araw. I-renovate ko po to na kung saan i-improve ko siya at the same time ay papagandahin pa natin siya na auto-crafting. Kumbaga, as in auto-auto na talaga lahat. As in automatic na lahat. So, kung hindi nyo ba po alam mga kabarkada kung paano po gumagana to ay sobrang basic lang. So, meron po tayo dito yung shulker box ng gunpowder, shulker box ng paper. So, for example, marami na tayong gunpowder at marami na tayong paper. So, dito po natin ilalagay yan. Dito rin natin ilalagay ito. So, halimbawa, mag-unload na tayo ng mga shulker boxes. So, yung mga laman po niyan, which is yung gunpowder, ay napupunta po dito sa may ilalim. Yung mga paper po ay napupunta dito sa may ilalim. So, kung mapapansin nyo, once na wala na siyang laman, napapalitan na po siya ng panibagong shulker box at yung walang laman na shulker box ay napupunta na po dito sa may barrel. O, diba? So, once na meron na po tayong maraming gunpowder at maraming paper, ay pwede na po tayong gumawa ng rockets. Ang kailangan na lang po natin gawin ay maglagay ng mga empty na shulker box dito sa barrel na to at magka-craft na po ang ating crafter. O, diba? At syempre, dito po mapupunta sa shulker box na ito yung mga na-craft na rockets. Ayan. Kung mapapansin nyo, pag napuno na po yung shulker box, mapapalitan na po siya ng panibago na walang laman. At syempre, dito mapupunta sa ilalim yung rockets na na-craft na. O,
Diba? Kaso ang problema nga po nito ay laging may pasobrang lima. Parang ribisco. At dahil i-renovate ko siya, kailangan ko nang sirain itong redstone contraption na ito. So ito po nakikita nyo sa inyong harapan mga kabarkada, ang pinaka basic form ng auto crafting ng racket. So maglalagay lang tayo ng gunpowder dito, maglalagay tayo ng paper dito. Kapag binuksan ko yung lever na to, nagkakaroon na tayo ng racket. So very basic lang itong mismong redstone contraption at gagawin natin siyang complicated. So eto na po yung panibagong design, mas compacted na po siya mga kabarkada. So kapag kukuha po tayo ng gunpowder tsaka ng paper, isasalpak natin yung gunpowder dito, tapos isasalpak natin yung paper dito, tapos mapupunta siya dito sa may dispenser, tapos pwede na natin click yung button. At syempre, once na maubos yung laman ng mga shulker box, mapupunta sila dito sa may gitnang hopper. So tingnan natin, ayan kung mapansin nyo, at mapupunta yan dito sa may barrel. So feeling ko kailangan kong takpan yung side na to, baka kasi malaglag. So ayan, goods. So dito na pupunta yung mga shulker box na walang laman. So itong mga shulker box na walang laman na ito, ire-repurpose ko yan mamaya. Meron ako naisip kung saan ko sila ilalagay. Ang cute kasi salit-salitan siya pumapasok. Gray-white. Tapos dito, gray-white. Oh, ang galing! Ang lumit, surut-surut yun. May pattern yung pagpasok niya. Ah, Gaspar. Meron na po akong bagong nailagay dito mga kabarkada. Kung makapansin nyo, nag-unload na po yung mga shulker box. At once na ma-unload na po yung mga shulker box na ito, diretso na po sila mapupunta dito sa dispenser na ito na kung saan dito nakalagay yung mga rackets. So technically, fully system na po siya na paikot-ikot. So binalik ko po yung design na ito mga kabarkada na kung saan kapag walang gunpowder dito or walang paper dito, hindi po gagana yung crafter. So dapat pareha silang may laman. Kasi minsan, ang nangyayari, kapag walang ganito, minsan nagkakaroon ng ganyan. Nagkakaroon tayo ng backlog, minsan nagiging dalawang paper siya, so nasisira yung system. So mas maganda kapag kumpleto na lang yung materials, tsaka gagana yung crafter. So eto na po mga kabarkada, ang aking fully modified auto crafting ng rackets. Oh my goodness, ang ganda niya tingnan. Pero sobrang dali lang po nung redstone na to mga kabarkada. Kung makapansin niyo naman po kanina, pag nagre-redstone po ako, parang nag-iisip ako ng problema, tapos yung problema na yon ay susolusyonan ko, tapos yung susunod na solusyon ay iduduktong ko lang siya dun sa unang solusyon. Kumbaga, pinagtatagpi-tagpi ko lang yung mga parts sa redstone. Example mga kabarkada, naglagay po tayo ng shulker box dito ng gunpowder, shulker box dito ng mga paper. So technically dapat mapupuno na po itong baba ng gunpowder, tapos itong kabila naman ay paper. Kung mapapansin nyo, hindi pa rin po siya gumagana kasi nga po wala tayong paper, so naka-close pa yung system. Pero pagka nagkaroon na tayo ng paper, gagana na po yung system. So ayan, nagka-craft na po siya ng rackets. Kung mapapansin ninyo naman, so yung mga rackets po na nakakraft ay napupunta dito sa may buffer. At itong buffer na to ay binibigyan niya ng rackets yung shulker. At kapag napuno na yung shulker, ang mangyayari sa shulker ay masisira. Ipakita mo. Wag mo ko ipahiya. Boss, parang tagal mo naman ata magkaroon ng laman, boss. Ayun, okay. Yun na, okay na. So, ang mangyayari, yung shulker box na yun ay mapupunta doon sa may ibabaw. Kung mapapansin nyo naman, at mapupunta yan dito. Meron na tayo dito mga shulker box ng rackets na walang pasobrang lima. Tapos na! Nasolusyonan ko na at mas napaganda ko pa yung redstone contraption. At actually, kapag ilalagay na natin to sa CADA craft, ganito yung magiging itsura niya. Ito yung sa HEG, tapos ito yung mismong redstone contraption. At syempre, maglalagay tayo ng mga shulker box dito ng gunpowder. So isipin nyo na lang, puno yan. Tapos maglalagay tayo dito ng shulker box ng paper. Punuin natin yan. Okay? Tapos click natin yung button. Okay? Naglalaglag na po siya ng mga paper at gunpowder. So dapat mapapalitan yan. Tingnan natin. Okay, napalitan. Napunta sa gitna yung mga walang laman. At yung mga walang laman na yan ay mapupunta dito sa may iba pa. Oh! Let's go! Maladagdagan. Dapat yun! Oh my goodness! So naglulup na po yung system mga kabarkada. So yung pinaggamitan natin ng mga gunpowder at ng paper ay magagamit natin para sa rackets. Redstone, let's go! So it's a brand new day mga kabarkada. At syempre, nailipat ko na po siya sa CADA craft. So kung mapapansin ninyo naman po, andito na po yung redstone contraption na ginawa natin sa creative. Kung mapapansin nyo mga kabarkada, iba na po yung pagtuturo ko ngayon ng redstone. Kumbaga, hindi ko na pinapakita sa inyo yung mismong kung paano gumagana yung redstone. Pinapakita ko na lang sa inyo kung ano yung nagagawa ng redstone. Nagigets nyo ba? Sana mas madali nyo naiintindihan. Kung gusto nyo siguro ng mga tutorial, siguro sa Sly on Demand ko na lang sila gagawin. So, kung mag-subscribe na kayo dyan, magpo-provide din ako ng mga world download dyan para hindi kayo mahirapan gumawa at matitigan nyo na mabuti kung ano yung sinasabi ko. Pero yun nga, andito na po ang ating automatic rocket crafting machine. Oh my goodness! At syempre, kapag binuksan ko to, wow! Yan ang sinasabi ko! At kapag chinek natin to, boom!
Yan ang sinasabi ko, par. Grabe na tong redstone contraption natin. Par, napakalupit. Oh my goodness. 100% working sa survival Minecraft. Hindi ako... Ay, nalaglag pa ako. Hindi ako sure kung may nakagawa na nito. Pero kung ako ang kauna-unang nakagawa nito, I am so grateful. First time kong makagawa ng ganito. Kasi nga, bago pa lang yung crafter. At napakaganda na naiibibigay ng crafter sa survival Minecraft. Oh my goodness. Let's go. Alupit. Alupit, par. So, dito sa may ibaba, andito yung mga shulker box natin, pero wala na tayong shulker box, kaya nakasarado na yung system. Pero pag naglagay tayo ng shulker box yan, gagana na ulit yung system natin. Pero syempre, wala kasi tayong gunpowder, so hindi natin mapapagana yung system kasi wala tayong gunpowder. Kailangan natin ng maraming gunpowder, at yun yung problema ko. Nauubos yung gunpowder ko kasi sobrang bilis ng paper farm ko, parang hindi nakakahabol. At syempre, hindi ko pa naman kailangan ng masyadong maraming rockets kasi marami pa akong stock sa shopping district. At speaking of stocks, mga kabarkada, pwede na tayo mag-restock. Oh my goodness, mas marami na tayong mabebentang rockets ngayon, par. Oh my goodness. So meron ba tayong kinita sa ating rocket shop? No ba yan? Isa lang ang bumili, par. Bakit walang bumibili sa kada kurap? At maalala ko nga pala, kung makapansin ninyo naman po, mga kabarkada, ito pong ating sugarcane farm ay nagkikreate na po ng bone block. Kasi binago ko na po yung system niya dito sa ilalim, na kung saan composter na po ang kanyang rekta. Tapos mapupunta dito sa crafter, at syempre magiging bone block. O, diba? Ay, naging bone block na? Ito, ayun na. Yun o, nakita nyo, naging bone block. Oh my goodness. At syempre, dito natin yun makukuha. At actually, mga kabarkada, may isa pa pong bahay dito na na-renovate na, at ito po iyon. So, hindi na po siya bamboo farm. Kasi ngayon ko lang na-realize na yung bamboo pala ay hindi mo pwede ilagay sa composter. Ngayon ko lang nalaman yun. At syempre, ito pong pumpkin ay pwede mong ilagay sa composter. At meron na po tayong na-generate na mga bone blocks dito. Oh my goodness, let's go! Meron tayong mga mini farms na nagke-create ng bone block. At syempre, yung bone block po na ito, mga kabarkada, ay pwede kong ibenta dito! Oh my goodness! Bone block ang magpapayaman sa atin, par. Bone block ang susi sa tagumpay. Oh my goodness, yes! Yes, ang tagal kong hinintay ito, pagkakataon na ito na kumita ng ganito kalaki. Actually, parang marami yata akong benta ngayon. Meron din bumili ng gas tier. Meron din bumili ng obsidian. Okay, crying obsidian. Meron din. Base at me bumili, par. For the first time in forever, may bumili ng basalt ko. Oh my goodness! So gusto ko sana mag-build ngayon, mga kabarkada, ng mga panibagong structures. Kung makapansin ninyo naman po, nagpapatag na po ako dito, mga kabarkada, dahil syempre mag-expand na tayo. Pero bago ko gawin yun, medyo nag-i-enjoy kasi ako sa paggawa ng mga redstone contraption ngayon. At isa sa mga gusto ko sanang baguhin bago tayo mag-explore ng mga panibagong builds at farms, gusto ko po sanang palitan itong paper farm ko. I-renovate ko siya, mga kabarkada, na kung saan nakakagawa siya ng paper. At the same time, pwede siya makagawa ng bone meal. Pero gusto ko sana na bubuksan ko kung ano yung gusto kong gawin. Halimbawa, sa araw na to, gusto ko puro paper lang gagawin na ito. Sa araw na to, puro bones lang yung gagawin nito. So, gusto kong gumawa ng system na kung saan pwede kong i-shutdown yung system na to. At the same time, pwede ako mamili kung ano yung gusto kong items na gagawin ng farm. So, para magawa ko yun, syempre, kailangan ko ng gibain to. So, gigibain ko na po ito, mga kabarkada, dahil papalitan na natin to ng panibagong redstone. At actually, wala namang pinagkaiba yung redstone nito dun sa automatic rocket crafter machine natin. So, feeling ko, madali ko lang magagawa to kasi on the spot po ulit gagawin. Mayor! Hello? Mayor! Oh! Kamusta, Mayor? Hindi ko alam eh. Ba't ako na pa rito? Bakit ka naman na pa rito, Mayor? Eh, di ko rin alam. Ba't kasi akala ko, nagmimina ako. Ba't nga ba tayo nandito? Abay, malay ko, Mayor. Pero nandito kasi ako. Para ibigay sa'yo yung inutos mo sa akin. May inutos ako sa'yo? Bakit parang makakalimutin ka na ngayon, Mayor? Pumunta ka dito, hindi mo alam. Inutos mo sa akin, nakalimutan mo na din. Oo nga, meron akong short-term memory. Short-term memory? Short-term memory. Gano'ng ka short? Parang pagka, di ko nga alam, ba't ka ba nandito? Ba't tayo nag-uusap? Hindi, Mayor, nandito kasi nga, nagawa ko na po yung pinagagawa niya sa akin. Ha? Ito po yun eh. Ano yan? Hoy! Mayroon ka dito! Ay, magnanakaw! Ay, may magnanakaw! Patay! Ano? Kumi-enter ka ng pilipad. Nakuha ba? Nakuha, Mayor! Nabawasan! Nabawasan! Hoy, nabawasan! Mabulit! Mabulit! Magnanakaw! Ito na, ito na, ito na. Ito na, Mayor, ako ko na!
Nauna. Ito na, Mayor. Alam niyo ba, Mayor, kung saan galing to, Mayor? Saan ba galing yan? Malinis yan, Mayor. Ito po yung mga bayad sa lupa dito sa shopping district. Malinis to, sigurado ka. Malinis yan, Mayor. Ito po lahat ng bayad ng lahat ng Kadarap members at sa inyo na po yan, Mayor. Anong gagawin ko dito? Abay, mali ko, Mayor. Yan yung inutos mo. Sabi mo, pagka gagawa sila ng shop, dapat may lupa. Tama. O yan, binayaran nila yung lupa. Ayun, ay bayad. Sa akin na to? Oh, sa Mayor, sa munisipyo na yan. Lahat yan. Sa munisipyo? Akala ko. Eh, di sa inyo nga. Yun? Sa inyo kasi nga. Kasi pagka Mayor ka, nakakalhati ang ganito yung nababahagian. Nababahagian ka. So, ito, usapan para, kasi Mayor, sabi ni contractor, dapat daw may sahod daw kami. Siyempre naman! Problema! Okay. Ano yan. Parang, teka, titignan natin na kasi ano to eh, para sa pondo. Grabe yung hatian dyan. Parang, mabilis ah. Mabilis ano sa Mayor, kasi syempre, pipirma pa ako eh. Okay. Alam mong yung pirma natin masyadong delicate. So, ang iyo, magkano ba gusto mo? Ay, kahit ano Mayor, masaya na ako. Taga ano lang naman ako eh, taga pa mahala. Ay, mali. Taga-approve kayo, bakit yung akin di pa na-approvehan? Eh, Mayor ka na, hindi na yung na-approve yan. Ah, so ganyan na yung presyo ko. Oo, oh, tsaka wala nang bayad sa lupa kasi munisipyo na to. Kailangan na lang ayusin. Ba't nga ba walang interior to, Mayor? Sige, hindi kasi ano yan, abstract. Ah, abstract. Abstract. Subjective. Subjective, oo. Oh, basing yan sa nakikita mo eh. Ah, okay. Ano ba nakikita mo? Wala pang pera yung munisipyo. Kaya kailangan natin ito. Ah, okay. So meron dyan, ano? May pampagawa dyan ng munisipyo. Oh, yung pampagawa, ito. Ayan. Ah, okay. Yung pampagawa, ayan. Oh. Tapos ang sahod nyo, syempre, yung kay contractor daw, wala pa eh. Kasi hindi pa daw nagagawa yung kalsada. Ah, so wala muna yung contractor? Wala pa daw, zero. So ikaw muna? Ako muna ang, ano ba tawag doon? Road manager. Road? Okay. Ano ba ikaw tawag doon? Ikaw yung sa planner? Oo, oh, ako yung nagpa-planner, okay. Sir. Taga, so, ano to ha? May kaltas ka din kasi may SSS pag EBP PhilHealth. Ah, may insurance pala kami. Meron kasi benefits. May benefits. Tama. Okay, Mayor. So kakalahatiin natin to ng kalahati pa. Ngayon, ito, babawasan natin ng benefits. Ay, shout mo. Hati-hati mo nung naging mayor ako. Ano, 50-50 lang. 50 sa akin. 50-50? Wala kami na kuha. Ito, 15. Ito, akin to, Mayor. Sa'yo na yan. 15? Sa'yo na yan! Okay, sige! No problem, Mayor. Maraming salamat. Alam ko ba pagkakatiwalaan yung mga tao dito sa ano eh? Yes, sir. Parang pwede natin to iwan dito. Tingin mo may kukuha yan? Di ko alam. Pero makukuha. Di naman ako. Wala na ako. Nagbago na ako ngayon. Nagbago ka na? People's change. People's change. 2024 na kailangan na natin magbago, Mayor. Tama. Meron ka ba utos, Mayor? Wala na. Di ko maalala eh. May inutos pa ba ako? Ay, hindi ko din alam, Mayor. Tingnan lang natin sa susunod pagka may utos ka pa. Sige, maraming Mayor. Salamat. Salamat, Mayor. Planner? Planner. Slide the planner. Planner. Slide the planner. Yes. Tama. Thank you, Mayor. Thank you. Salamat. Alam. Thank you. Two stocks ng Diamond. And 7. Uy, kailangan ko ng shulker box. So it's another brand new day, mga kabarkada. At kung mapapansin ninyo naman po, ito na po ang ating malupitang paper farm. At actually, hindi na lang siya basta-basta paper farm ngayon. Paper at bone meal farm. Oh my goodness. At ang ibig sabihin po, nung redstone sa gitna ay wala lang. Hindi ko rin alam bakit. Bakit may redstone dyan? Anyways, kaya po meron ditong redstone lamp. Ito po ang indicator na meron pong shulker box sa loob ng farm na to. Kasi itong farm na to, mga kabarkada, ay shulker na po yung nilalabas. So, shulker box ng paper or shulker box ng bone blocks. Kasi nga po, pwede po natin i-activate kung gusto lang natin ng paper ang lumalabas dito sa farm na to, or gusto din natin ng bone meal din ang lumalabas. Dalawa po yung output ng farm na to, mga kabarkada. At syempre, kapag nakapatay po yung mga tawag dito, copper lamp ba ang tawag dyan? Anong tawag dito sa ano na to? Beautiful invention na to. Copper bud. Ito na po ang pinakapaborito kong block sa Minecraft ngayon, mga kabarkada. Kasi sobrang dali na lang makagawa ng redstone contraption. Gano'ng kadali? Ganito po. Pag pinindot ko to, mga kabarkada, meron po tayong secret entrance. At itong secret entrance na to, mga kabarkada, kung mapapansin nyo, ito lang po yung redstone yan. Isang copper bulb, comparator, torch, block, at dalawang piston. Meron na po kayong toggleable piston doon. Kung mapapansin ninyo naman, napapansin nyo ba? Hindi siya sumasara. Kailangan mo siyang pindutin. Basta nakabukas yung copper bulb na yan,
nagsisend siya ng post. Para na siyang ano tatawag doon? Orgate ba ang tawag doon sa logic gates? Basta mas hindi ko alam kung naiintindihan nyo. Pero isa to sa mga magandang addition sa Minecraft kasi sobrang pinaiigsi niya yung mga complicated na redstone. Pero yun nga po mga kabarkada. Kung makapansin nyo, nakapatay po yung sugarcane farm kasi nga po, wala pong nakabukas dito sa may labas. So kapag nagbukas ako ng paper, tapos pumasok tayo sa loob, kung makapansin ninyo naman, nakabukas na po ang ating sugarcane farm, pero paper lang ang pinoproduce nito. Pero kapag pinalitan natin yan ng bone meal lang po ang pinoproduce ng farm na to. At syempre, dito po natin makukuha yung mga output. So meron tayong mga papers at meron tayong bone blocks. Napakaganda lang ang farm natin, Par. Oh my goodness. Sobrang simple na lang niya at ang ganda niya palalo tignan. Oh my goodness. Siyempre, yung magandang itsura sa labas, may tinatagong kababalaghan sa likuran. At ito po yun. Actually, ilalim pala. Ito po ang ating redstone monstrosity. Pero actually, kung makapansin nyo, hindi ko alam kung proud ba kayo sa akin, pero ako proud ako sa sarili ko mga kabarkada, na yung mga redstone ko ay gumaganda na. Hindi na siya yung sobrang, alam mo yung hindi compact. Ngayon, nagiging compact na po yung aking redstone. At syempre, kung makapansin nyo naman, ito na po yung buong system ng ating farm. So, ang nangyayari lang dito, yung sugarcane na pumapasok dito sa barrel na ito, ay may chance ang maging paper or maging bone meal. At yung bone meal na yon dadaan yan dito sa crafter at magiging bone block. Yung sugarcane, dadaan dito sa crafter, magiging paper. So, nakadepende yan kung ano yung bubuksan natin sa labas. Tapos, dito sila mapupunta sa ating shulker loader. Alam nyo naman na kung paano gumagana to. At syempre, pag napuno na yan, dadaan yan dito sa may ilalim, dadaan dito sa may bubble, elevator, at mapupunta sa may itaas. Ganun lang, di ba? Ganun lang po ang redstone na to mga kabarkada. Napakaganda at ito ay isa sa mga pinaka-proud ko na redstone kasi sobrang ganda at original design. My own design. Ako ang nag-invento nito. Although, pangit siya panigurado compared sa gawa ng iba pero at least gumagana siya at ako ang gumawa. Yun ang mahalaga para sa akin, syempre. Oh my goodness, tingnan nyo naman. At kapag pinatay natin yan, hindi gumagana yung farm. So, hindi tayo maglalagi sa katakraft. Oh my goodness, napakalupit! Napakalupit para. At syempre, paper muna ang gusto kong i-create nung farm na ito. Oh my goodness. Pero isa talaga sa magandang addition sa Minecraft ay itong copper bulb. Akala ko hindi ko kailangan yan pero dahil dito sa redstone na to, mas nagustuhan ko. At para maintindihan nyo mga kabarkada kung bakit sobrang tuwan-tuwa ako dito sa copper bulb na to kasi mas pinadali niya yung redstone. Kung mapansin nyo, ito lang po ang kailangan nyo mga kabarkada para makagawa kayo ng piston door na nabubuksan sa button na ito, na isasara sa button na ito, at nabubuksan din sa button na ito, at nasasara dito sa button na to, at nabubuksan, at naisasara sa button na to. Naiintindihan nyo ba? Kasi para magawa nyo yan, kailangan nyong gumawa ng ganitong klase ng redstone. Ito ay tinatawag na, ano yun? Flip-flop? Hindi ako sure. Basta hindi ko alam yung mga tawag sa mga Minecraft na yun. Basta alam ko kung paano sila gumagana. So para magawa nyo yung katulad ng ginagawa nito, kailangan nyo pa ng ganitong klase ng redstone contraption. So pag pinindot nyo to, sasara. Pag pinindot nyo to, bubukas. Pag pinindot nyo yan, sasara. Pag pinindot nyo to, bubukas. Para magawa nyo yung same na nangyayari dun sa kabila, kailangan nyo ng ganitong klase ng system. At nagagawa na siya ng isang block lang na ito. Isang block lang mga kabarkada. Hindi nyo nagagawin yung ganito. Mas nagiging madali yung redstone pagka gagamitan mo ng flip-flop or ano ba tawag dito, hindi ko alam, basta flip-flop yung tawag nila. So technically na-on and off mo siya kahit ano yung pindutin mo, Par. Oh my goodness, parang ganito, nakikita nyo ba? Isang block na lang. Pero syempre, ang importante mga kabarkada, gumagana na po ang farm na ito, makakabenta na tayo ng mga bone block at the same time, eh, makakagawa na tayo ng mga rackets gamit yung mga paper na to na naka-shulker box na. Pero ang problema na talaga natin ay yung gunpowder. Siguro kailangan ko na talagang gamitin yung gas farm ko kasi technically mas malakas talaga yung gas farm ko pagdating sa gunpowder. Pero kaya ko lang naman kasi ginagamit to kasi kailangan ko yung bones pero dahil nakakagawa na rin naman na to, well actually technically pwede ko nang gawing gunpowder. Powder farm lang to. Pwede ko siyang gawing creeper farm. Tapos ito bones. Pero paano yung gas farm kung kawawa naman? Bahala na. At least meron tayo ng mga farms na to. At least meron tayong paper farm. Meron tayong bone meal farm. Meron tayong gunpowder farm. Meron pa tayong gunpowder farm pala isa. Goods na yun. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay syempre pagandahin yung base. Kasi syempre nakukulangan na ako sa itsura ng base natin. Puro ko redstone itong mga nakarang mga episodes at sana nai-enjoy nyo po yun mga kabarkada. Pero huwag kayong mag-alala. Pagagandahin ko na itong base natin para medyo magka
nagkaroon naman tayo ng progress sa ating base. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating malupitang Kada Crop episode. Maraming salamat po sa panonood ninyo. At kung bago ka lang dito, mag-subscribe na po kayo. Dahil marapit na po tayo mag 1 million subscribers. Maraming salamat sa walang sawa ninyong support. At yun lang po para sa ano to. Hanggang sa muli. Paalam.